mukhang nagkakatotoo na nga ata, guys, yung destabilization effort na naisplok ni Harry Roque according sa kanyang bubuit yung mga retired military official na nakipag-usap kay former President Duterte. Mukhang nagkakatotoo na nga ata, guys, yung destabilization effort na pinaplano nila laban ho kay Pangulong PBBM. Paano ko naman nasabi? Eto, guys, nakikita nyo yung makapili na yan? Nakikita nyo yung si Jason sa yung taong sumusweldo ng 1 million per month para ho sa pagpapakalap ng fake news? Diba? Nagsalita na din. Sabi niya, bukas makalawa, sisibo lang isang pagkilos laban sa panggigipit at pagyurak sa karapatan ng isang malayang lipunan. So, unang pumasok, guys, sa isip ko, syempre fake news peddler to, diba? So, unang pumasok sa isip ko, ay, hindi to totoo. Pero nung, you know, narinig ko yung statement ni Harry Roque about sa destabilization effort, napaisip ako, kinonect the dots ko na lang. Sabi ko, ah, okay. Ito na yon. Ito na ho. Ito na yung sinasabi ni Harry Roque. Ito na yan, guys, oh. Yan, oh. Bukas makalawa, sisibo lang isang pagkilos laban sa paggigipit at pagyurak sa karapatan ng isang malayang lipunan. So, meron daw sisibol na pagkilos. Merong isang grupo na sisibol para atakihin ang ating gobyerno. Dahil sa pananaw nila, sila daw ay niyuyurak at ginigipit ang karapatan ng isang malayang lipunan. So, talagang totoo nga yung naisplok ni Harry Roque na may destabilization effort na binubuo itong mga former military official. Diba? Na itong mga former military official na to, yung iba nag-splok kay Pangulong PBBM about sa napag-usapan, about the conversation na ginawa nila kay former President Digong. So, nung una kong naisip to, guys, syempre, diba, as a fake news peddler itong si Jason sa inisip ko, baka hindi to totoo. Pero kinonect the dots ko na lang. Kasi kitang-kita naman, guys, yung pattern. Huwag na tayong magbulag-bulagan. Kitang-kita na ang pattern. Diba, una ito, si Digong. Sabi niya, I will become a newly opposition. Tapos tinira niya ng Congress. Tinitira ang administrasyon. Sinirahan si House Speaker Martin Romualdez. Also, itong si Sara Duterte. Tinitira si Romualdez. Una sila palang dalawa. Tapos biglaan ang sumapi ang PDP laban. Talagang meron na hong political war na nangyayari. Yan ho ang aking napapansin, guys. Diba? Tama ang sinabi talaga ni General Browner. Hindi ako nagkamali, guys, sa pagtiwala dito kay General Browner. Na diba sinabi ni General Browner makaraan ng ilang buwan na meron hong bumubuo, binubuong destabilization effort laban ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang pinakamalala dito, guys, ay yung mga former military official. Tapos sinabi, guys, ni National Security Advisor Anyo na misquoted lamang daw ho si Browner. Siyempre, naghugas kamay, diba? Kasi nalaman eh, kailangan nilang pagtakpan si Digong. So, namatay na yung issue doon about sa destabilization effort. And then, ito na si Harry Roque, nag-splook nung isang araw lang din. Yung usapan dito kasi about sa ICC. Bakit daw bigla ang nagbago ang hangin ni Pangulong PBBM at tila baga sumasang-ayon ako si Pangulong PBBM sa pagpasok ng ICC? Well, kung si Pangulong PBBM sumang-ayon sa pagpasok ng ICC, para sa akin maganda yun. Kasi unang-una, makakamit na, guys, ng hustisya ng mga biktima itong hinihingi nilang hustisya. Diba? Para sa kanilang mga pamilya na nategi sa madugong drug war ni Digong. Kaya mas maganda na papasokin ng ICC. Yun ho yung topic ni Harry Roque about sa pag-iba daw ng ihip ng ICC. And then, ang naging dahilan daw ho, according to Harry Roque, coming from his source na bubuit, na kaya daw ho pinayagan ni Pangulong PBBM na papasukin ang ICC sa bansang Pilipinas, or, you know, pumapayag na siya na pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas because of the former military official na nagsumbong sa kanya galing sa meeting nila kay former President Rodrigo Roa Duterte na mayroon hong binubuong destabilization effort laban sa kanya.
Kaya ho nawalan ho ng gana na itong si Pangulong PBBM para dito kay VP Inday about sa confidential funds at sa lahat-lahat. Well, para sa akin naman, you know, yung confidential funds ni Sara Duterte, talagang literal naman na hindi na dapat ibigay yun. Kasi ilang beses na siya nagkaroon ng confidential funds, even though pandemic. Diba, ang laki na kanyang confidential funds. Ang tanong, saan niya ginamit? Diba? So ngayon guys, ang pinakatanong dito, kasi sabi ni Harry Roque, hindi naman daw ho magagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mag-meeting sila about sa destabilization effort. Pero inamin guys ni Harry Roque na totoo, nakipag-meeting si Digong sa mga former military official kasi nga daw namimiss niya ito. Kasi dati daw siyang, you know, commander-in-chief ng mga former military na yon. Which is, sige, sabihin na lang natin, former commander-chief siya ng bansang Pilipinas kasi presidente siya eh. Pero you know what, guys? Mag-meeting sila, mag-uusap-usap sila with former military official kasi itong mga former military official na to, meron itong mga utang na loob, yung mga kasundaluhan eh. Kasi siya yung nagpataas ng sweldo. So parang para sa akin, you know, inuutusan niya itong mga former military na to na magkaroon ng kodita. Which is ito, sa kanila pag-uusap, meron hong nakarating kay Pangulong PBBM. And sabi ni Harry Roque, hindi niya daw yun magagawa dahil lawyer daw ho itong si Digong. Ngik-ngik mo bulok. Bakit? Lahat ba ng lawyer santi-santito? Walang ginagawang kamalian? Walang ginagawang kasalanan? Kaloka. Hindi niya daw yun magagawa kasi lawyer siya. Sumusunod siya sa batas. Bakit? Lahat ba ng lawyer sumusunod sa batas? Diba? At saka paano mo nalaman na hindi yun yung kanilang pinag-usapan? Eh wala ka naman good during that time na yun. Diba, Harry Roque? Huwag kami. Pinagluloloko mo kami. Kaya nga, diba guys, kinukonnect the dots ko na lang ito. Kagaya ng post ni Jason sa Makalawa daw, meron daw hong grupong kikilos. Basahin natin ulit. Bukas Makalawa, si Sibol ang isang pagkilos. Oh, mayroon daw si Sibol na isang pagkilos. Lalabanan daw ang panggigipit at pagyurak sa karapatan ng isang malayang lipunan. Hindi naman ho panggigipit at pagyurak yun sa malayang lipunan. Bagkos ang kamalian, hindi ho dapat tinotolerate. Freedom of expression is an obligation also. Diba? Maging maisip, think, kaya nga diba sinasabi ko sa inyo, think before you click, think before you speak. Pag-isipan na mabuti ang mga sinasabi. Diba? Kitang-kita nyo naman na nagpakalap na ng fake news para sa inyo. Ano pa din sila? Untouchable? Kaloka, ang mali ay mali. At kahit kailan ang mali, hindi magiging tama. Sinasabi ko yan sa inyo. Anyway, nakakaloka. Connect the dots na lang guys. Literal na totoo. Di umano itong mga destabilization effort na to. Kasi, if you connect the dots, guys, it makes sense. Diba? Bobo na lang hindi nakakaintindi dito. Anyway, yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.